Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po sa ating mga kababayan na nakatutok dito sa gitnang Luzon. Kami po ang inyong Police ng Pro 3, partner ng Pamayanan. Ako po si Police Corporal Maria Elena S. De Los Santos. Samahan niyo po ako sa panibagong episode ng ating Region 3, Balitang Express. Sa ngalan po ng kapulisan ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating butihing Regional Director, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., muli po magandang araw po sa ating lahat. Rektahin mo yan o rektang tawag ng impormasyon, reklamo at ugnayan, ito ang proyektong inilunsad ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. upang mapanatili ang kaayusan at masugpo ang kriminalidad dito sa gitnang Luzon. Ating alamin ang naging resulta ng proyektong ito mula kay Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Nangunguna pa rin ang pamunuan ng Police Regional Office 3 sa pagpapanatili ng peace and order na kung saan nasa higit 4% o nasa higit 1,000 ang binaba ng mga kaso ng iba't ibang krimen mula sa taong 2022 hanggang taong 2023. Ang tagumpay na ito ng rehiyon ay sa pamumuno at pangunguna ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., Regional Director. Kaugnay dito, nakapagtala ng 9,001 na individual na nahuli ng mga otoridad, kabilang dito ang 1,303 na most wanted person at 7,698 na wanted person. Samantala, sa higit 5,000 operasyong ikinasa kontra ilegal na droga ay nagresulta sa 8,398 na drug personalities ang naaresto at umabot sa 23.60 kilogram ng shabu na may standard drug price na nagkakahalaga ng 160,539,513.25 at 64.25 kilogram ng marijuana na may halagang 7,711,053.72. Binigyang diin din ni Police Brigadier General Hidalgo Jr. ang matagumpay na internal security operations na naghatid ng magandang resulta sa madaming bilang ng mga dating rebelde na naaresto at nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon kay Police Brigadier General Hidalgo Jr., ang pagbaba ng bilang ng mga krimen ay bunga ng maigting na implementasyon ng pulisya sa proyektong Interactive Engagement Policing o IEP. Pinuri rin ng mga mamamayan ang proyektong Interactive Engagement Policing ni Police Brigadier General Hidalgo Jr. na nagbigay ng malaking tulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng rehiyon. Sabi ko po, simula nung nagkaroon ng madalas na interaction ng kapulisan po sa aming komunidad, mas naging mapanatag po ang aming mga kalooban. Nakikipag-dialog sila sa amin, nag-iwan sila ng hotline number upang madaling tawagan sakaling kailangan namin ng tulong ng isang pulis. Luwag din po namin ibinibigay ang aming mga numero sakaling kami naman po ang kailanganin is mapapadali po ang komunikasyon. May gusto sila nagpapasalamat kay Sir Hidalgo. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo dahil po sa walang sawang suporta. Sinisiguro ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. na ang mga hakbang at mga programa ng kapulisan ng Gitnang Luzon at sa tulong ng aktibong kooperasyon ng komunidad ay nakatutok sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, partner ng Pamayanan. Dumako na tayo sa ating nakalap na mga balita sa hanay ng Police Regional Office 3 ngayong Linggo. Sa higit isang taon na pamumuno ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. dito sa Police Regional Office 3 ay mas pinaigting ang kanilang mga programa at proyekto upang masugpo ang kriminalidad at pagpapanatili ng kaayusan ng rehiyon. Kabilang sa mga programang ito ang pag-organisa ng mga red teaming na nagbabantay sa ating mga kapulisan. Para sa iba pang detalye, alamin natin mula sa ating PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes Saweran.
Matagumpay na inilunsad ng Police Regional Office 3 ang iba't ibang red teaming activities sa pangunguna ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., Regional Director, sa iba't ibang Police Provincial Office at sa mga police stations ng gitnang Luzon mula Enero hanggang Disyembre ng taong 2023. Bilang pangunahing tungkulin ng kapulisan na tiyakin ang seguridad ng nasasakupan, inorganisa ang red teaming na naglalayong bantayan ang pagpapatupad ng pulisya sa kanilang tungkulin. Kaugnay dito, ipinatupad ito ni Police Brigadier General Hidalgo sa iba't ibang police provincial offices upang matiyak ang maayos na maipatupad ang mga programa at proyekto ng pambansang pulisya sa komunidad. Kabilang sa mga aktibidad ng binuong Red Team ay ang pag-inspect sa mga police station, paghahanda sa mga sakuna at pagbabantay sa mga ipinatupad na operasyon ng mga pulisya sa kanilang mga nasasakupan. Sa pag-upo ni Police Brigadier General Hidalgo, mayroong 71,726 ang naitalang datos ng mga aktibidad ng mga binuong Red Team mula sa mga police provincial office ng rehiyon. Ito'y nagpapakita ng maigting na pagbabantay ng kapulisan sa pangunguna ni Police Brigadier General Hidalgo at nagbigay ng malaking tulong upang mapanatili ang kaayusan at maipatupad ng maayos ng mga kapulisan ang kanilang sinumpa ang tungkulin na magatid ng serbisyo sa publiko. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, partner ng pamayanan. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Isa rin na isinusulong ng rehiyon ang patuloy na pagsasagawa ng mga anti-criminality checkpoint sa iba't ibang parte ng gitnang Luzon. Ito ang tinutukan ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Tuloy-tuloy ang sinasagawang anti-criminality checkpoint ng pamunuan ng Police Regional Office 3 sa pangunguna ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., Regional Director, sa iba't ibang munisipalidad at probinsya ng naturang rehiyon. Mahigpit na ipinag-utos ni Police Brigadier General Hidalgo ang masusing inspeksyon ng pulisya sa mga motorista na dumarayo at tumadaan sa iba't ibang parte ng gitnang Luzon. Sa bawat checkpoint ay sinusuri ang mga papeles gaya ng driver's license, official receipt at certificate of registration ng mga sasakyan ng bawat biyahero. Sa datos mula sa Regional Operations Division ng Police Regional Office 3 ay nakapagsagawa ng 201,256 mula Enero at Disyembre taong 2023 ang kapulisan sa buong rehiyon. Kaugnay dito, ang palaging pagsasagawa ng anti-criminality checkpoint sa iba't ibang parte ng rehiyon ay malaking tulong upang maiwasan ang anumang kriminalidad at matugis ang mga most wanted person na nagtatago sa batas. Ang kapulisan ng gitnang Luzon ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na makiisa sa mga isinasagawang anti-criminality checkpoint upang mapanatili ang kaayusan ng ating pamayanan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, partner ng pamayanan. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Dagdag rin dito ang iba pang aktibidad na isinasagawa ng kapulisan ng gitnang Luzon sa iba't ibang probinsya. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mildred Tawagon. Mas pinigting ng ama ng Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr. ang pagpapatupad sa iba't ibang programa ng pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng rehiyon. Kabilang dito ang magandang ugnayan ng kapulisan sa mga barangay sa pamamagitan ng palagiang pagbisita at dialogo sa mga opisyal at mga bipats ng lugar. Bukod dito, ipinagbilin ni Police Brigadier General Hidalgo ang pagbabantay ng pulisya sa mga pampublikong lugar at pagsasagawa ng mga patrolling lalo na sa mga crime-prone areas sa rehiyon. Samantala, patuloy rin ang mga kapulisan ng gitnang Luzon sa pagpapalawig sa kamalayan ng mga mamamayan ukol sa mga batas sa pamamagitan ng mga lecture at seminar sa mga barangay. Sinisiguro ni Police Brigadier General Hidalgo kasama ng kanyang kapulisan na patuloy ang kanilang pagsisikap upang maging maayos, ligtas at payapa ang buong gitnang Luzon.
Mula dito, sa gitnang Luzon, ako ang iyong PNN Correspondent Patrol Woman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, partner ng pamayanan. Maraming salamat, Patrol Woman Tawagon. Maigting rin ang kampanya ng Police Regional Office 3 kontra insurhensya at pagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyon. Ito ang balita mula kay Patrolwoman Janet Balad. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ay naging matagumpay ang kanilang operasyon laban sa insurhensya at terorismo na kung saan nakapagtala ng mataas na bilang ng nagbalik-loob sa ating pamahalaan dito sa gitnang Luzon. Ayon sa datos ng Police Regional Office 3, sa patuloy na pagsasagawa ng internal security operations ng pulisya ay umabot sa 12 na rebelde ang naaresto, 286 na mga dating miyembro ng CTGs ang nagbalik loob. Kabilang rin dito ang nasa 271 na iba't ibang uri ng armas at 272 na mga pampasabog ang naisuko sa kapulisan. Samantala, 757 naman na mga taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang sumuporta sa gobyerno at tumalikod sa maling gawain ng CPP, NPA, NDF. Kaugnay pa rin dito ang panawagan ni Police Brigadier General Hidalgo sa mga natitira pang kasapi ng mga rebeldeng grupo na magbalik loob at makiisa sa pamahalaan para sa ikauunlad ng bansa. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Janet Balad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, partner ng pamayanan. Para naman sa mga aktibidad at natatanging gawa ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. sa linggong ito, ating panoorin sa ating RD's Week in a Wrap. Wala ka nang dapat pang ipangamba. Pulis ay partner ng mamamayan, di ka nag-iisa. Pulis Regional Office 3, laging maaasahan. Isang tawag nyo lang, agad naming tutugunan. We'll be right back.
nakaraang holiday season ay naging payapa at ligtas ang pagsalubong ng mga mamamayan ng Central Luzon dahil sa maigting na pagbabantay ng pulisya sa rehiyon. Ating alamin ang managing hakbang at aktibidad ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. sa pagpapanatili ng peace and order sa kanyang nasasakupan. Nakibalita dito si Police Corporal Giselle V. Rivera. Masusing ininspeksyon ni Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang mga tindahan at warehouse na mga iba't ibang uri ng paputok sa firecracker zone ng Bukawi, Bulacan. Kasama sa naturang inspeksyon si Attorney Sherwin Tugna, Vice Mayor ng Bukawi, Bulacan at Police Colonel Raleigh B. Arnedo, Provincial Director ng Bulacan PNP at Bureau of Fire Protection. Ibinahagi ni RD Pro 3 ang mga iba't ibang klase ng mga ipinagbabawal na paputok sa nasabing firecracker zone. Ngayon ay ipinagbabawal itong mga ganitong klase ng paputok at base sa mga posisyon sa natin na isinagawa na buong palibot ng firecracker zone ay wala po tayong nakitang paglabag sa pagbibenta ng mga pinagbabawal na paputok. Pinuntahan ng mga otoridad ang bawat tindahan upang masiguro na walang mga ibinibentang ilegal na paputok, tiningnan ang lisensya o permit at kung may mga fire extinguisher sa bawat tindahan. Ipinahayag din ni Police Brigadier General Hidalgo ang kanilang mga hakbang at paghahanda sa ligtas na Paskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Naman po, inatasan din natin ang ating mga subordinate unit na magtalaga ng firecracker zone para bentahan at separate sa firecracker zone para kung saan gagamitin yung mga legal na paputok. Ito ay pagkalima natin sa direktiba ng ating mahal na Presidente, President Bongbong Marcos at ng ating Chief PNP, General Benjamin Acorda, bahagi ng ating operation plan Ligtas Paskuhan na maging payapa at ligtas ang pagdiriwang ating Paskuhan at ang mapagsalubong sa bagong taon at sa ating Zero Paskuhan Project program na dapat ma-regulate natin ang tamang paggamit ng mga paputok upang maiwasan natin ang pintana o injury. Paalala ng ama ng kapulisan ng Gitnang Luzon sa ating mga kababayan na kung maaari umiwas sa paggamit ng paputok, lalo na sa mga hindi pumasa sa safety standards at galing sa black market, upang sa gayon ay maiwasan ng di inaasahang disgrasya o sakuna. Sinisiguro ng buong hanay ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga mamamayan at maging maayos ang pagdiriwang ng ating mga kababayan sa darating na pagsalubong ng bagong taon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin lamang ang aming mga Facebook pages. Andyan po ang Police Regional Office 3, Pika G Central Luzon at Arcad Pro 3. Para sa mga nais dumulog ng mga reklamo at sumbong sa inyong pulisya, maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numerong naka-flash sa ating screen or mag-comment dito sa aming Facebook page. At maaari po kayong tumawag sa 911 o mag-text sa isumbong sa 0917-847-5757 at sa 0919-160-1752. At kung mayroon naman kayong reklamo o sumbong tungkol sa ating pasaway at mga abusadong pulis, maaari rin po kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Philippine National Police sa mga numerong naka-flash sa ating screen. At yan ang ating mga nakalap na balita mula sa ating mga kapulisan ng Gitnang Luzon. Muli kami ay laging nagpapaalala na lagi po tayong mag-iingat at maging alerto upang maiwasang maging biktima ng anumang krimen. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode para sa mga napapanahong impormasyon mula sa ating mga kapulisan ng Rehiyon 3. Dito lamang sa Rehiyon 3, Balitang Express. Ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Corporal Maria Elena S. De Los Santos. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., kami po ang inyong Police ng Pro 3, partner ng pamayanan.